Hello mga bossing, welcome back to my channel. Kayo po ba mga bossing ko, isa sa mga mahilig po sa mga pampaswerte? At kayo po isa sa mga nag-iisip kung ano po ang mga magaganda na pwede na natin gawin upang sa ganon mawala na yung mga negatibong enerhiya, upang sa ganon pagpasok ng 2022, instead na kahirapan, instead na problema, ay panay kasaganahan ang mapasatin. Nag-iisip po ba kayo sa kasalukuyan kung ano po ang pwede natin gawin? Ngayong mga panahon na ito, ay tayo po yung mga maglinis na, mag-general cleaning, at bukod po dyan, magpausok na po tayo upang sa ganon lahat ng mga negatibong yan ay mawala na po. Mabago-bago ang takbo natin pamumuhay sa darating na 2022. Pero syempre mga bossing ko, dahil sa kung ang problema po ninyo ay tupos usapin ng pera, kailangan na isipag at syaga mga bossing ha. Baka po tayo ay gagawa ng mga pampaswerte, mananalangin na mananalangin, at tayo po ay uupo lamang at hindi tayo kakayod, ay syempre wala pong swerteng darating tungkol sa pera. Ito pong ating mga pampaswerte ay isa sa mga sangkap lamang para tayo ay magtagumpay sa buhay. Numero uno po dyan, manalangin ng taimtim, kagaya ng kasabihan na nasa Diyos ang awa at nasa tao po ang gawa. Manalangin ka ng taimtim at ikaw po'y kaawaan, gagabayan. At syempre, kailangan natin ng sipag at syaga upang sa ganon tuloy-tuloy ang pasok ng swerte, lalo-lalo na sa darating na 2022. Kaya kung kayo po'y naniniwala sa magandang mga pamamaraan, ang video ito ay para po sa inyo. Bossing ko, ay palapit na ang ating pong 2022, ang bagong taon na naman mga bossing, kailangan positive lamang po tayo. Kung tayo gagawa ng mga pampaswerte, kailangan mula sa puso, may lubos kang paniniwala, at lagi po tatandaan mga bossing ko na kapag po kayo pinanghinaan ng loob, iwawaksin niyo po yan sa inyo pong isipan kasi hindi yan makakatulong po sa atin. Mas welcome natin ang negatibo sa ating isipan, sa ating buhay, kapag po kayo ay naging negatibong tao. Ang numero uno po niya mga bossing makakatulong sa atin ay ang mahal na Panginoon, huwag kayong makakalimot tumawag sa kanya. Yan po yung kauna-unahan na magiging gabay po natin at yan ang numero unong sandigan po natin, ang numero unong kakampi po natin mga bossing, at hindi tayo paplastik at hindi tayo i-chismis. Kaya kung may mga problema po kayo, dyan nyo po siya sabihin lahat-lahat. Dyan nyo lahat ibuga kung ano yung nagpapabigat ng inyong kalooban. Yan po mga bossing, hindi tayo paplastikin, hindi po tayo mapapahamak. Tayo po ay bibigyan pa ng solusyon sa mga problema natin pinagdadaanan, at yan po ay magiging sikreto talagang matindi kapag po tayo ay dyan po lagi nagsasabi ng ating mga problema. Kasi lahat ng ating mga panalangin ay matutupad po yan basta't ikaw ay mula sa puso ang pagdadasal. Ngayon po mga bossing, bukod po dyan, bukod sa sipag at syaga, kailangan sabayan natin ang mga pampaswerte kung naniniwala kayo sa mga gatong mga pamamaraan sa pamamagitan ng mga simpleng pagsusunog ng mga durog na daon ng laurel at mga buo na daon ng laurel. Ang gawin nyo lamang po ganito mga bossing, dahil nga po papalapit na napalapit ang pagsapit ng 2022, mag-alis na tayo ng mga kamalasan sa ating pong buhay. Ang gawin nyo po mga bossing ko, ay kayo po ay kumuha ng isang stainless na kaldero. Doon po kayo magsunog ng mga daon ng laurel, at yung aroma ng laurel, yung usok po nito ay nagtataboy ng malas, at pagkatapos yung mismong abo po nito, ipunin nyo po yan dyan kaya sa may kaldero para hindi lipa rin ang hangin, para maipon sa loob ng kaldero yung inyo pong yung mismong abo mga bossing. Tapos sa mismong abo, mamimili kayo kung saan nyo siya gusto. Lahat po dito ay okay. Pwede po siyang ihagis nyo po sa may halamanan po ninyo, para sa may halamanan ninyo sa harapan ng inyong bahay, meron kayong mabisang proteksyon. Pwede rin po na ilagay sa mga shot glass, tapos ilagay sa bawat sulok ng inyong pong tahanan. Pagkatapos, pwede rin po ito sa may mismo main door po ninyo, i-ano nyo po siya dyan, i-saboy nyo po yan dyan yung inyo po ano, or kaya ilagay nyo po sa isang malinis na ampaw, na kahit anong klase na ampaw, pero magtatanong kayo kung anong klaseng ampaw yung inyong kinuha, kasi minsan yung ampaw po natin, marami po kasi yan, merong ampaw na alay sa mga yumao, meron din po mga ampaw na sa mga ikinasal, meron ding ampaw para sa mga wishes, sa mga kahilingan, para matupad ka agad.
Depende po yan sa ampaw na mabibili nyo. Kaya kailangan alam nyo yung ampaw. Kaya magtanong po kayo, hindi ba sa tayo dampot lang ng dampot ng ampaw, sabi natin, ay pwede na to, red naman, galing nga sa ano, kumbaga alam na natin na pampaswerte yung envelope. Pero maraming klase po ang ampaw. Kaya kailangan alamin po muna natin kung ito ba ipampaswerte, itong ampaw na ating nakuha, mga bossing. Doon nyo po siya ilagay. Tapos, pwede nyo siyang iipit sa may, ano po ninyo, sa may altar po ninyo. May mga iba, mga bossing, kapag ka nagpapausok na mga ganyan, iniipon talaga yung abo. Misa pa nga po, mga bossing, yung abo, nilalagyan pa ng bigas, pagtapos inalagay sa isang maliit na ganyan, or kaya buhangin, yung abo, buhangin, bigas, tapos tinutusukan ng mga Chinese incense, or kaya yung sage na inyong pagtutusukan na ganyan, para maipon-ipon yung mismong abo po dyan. Marami po tayong pwedeng gawin dyan, at mamimili kayo kung ano po ang nais po ninyo. Ngayon po, mga bossing, kung kayo pinaniniwala sa mga ganyan mga pamamaraan, kailangan kung gagawa ka ng mga pampaswerte, kayo ay nasa mood, hindi kayo napipilitan, kayo po naniniwala na mababago ang takbo ng inyong pamumuhay. Kaya kung kayo po naniniwala sa mga gatong mga pamamaraan, asya mga bossing ko, lumarga po kayo, subukan niyo po ito. Yun lang po mga bossing, salamat po.